Sir, ano yung sa tingin nyo yung sinasabi na ang bawat Pilipino na sumama sa BBM ay bibigyan po ng isang ID? At yung po ay makikilala ka. Lalo na po yung mga alliance po na sumasali na ibinibigay po yung mga pangalan sa ating HQ. Well, actually, pangarap ng mga volunteers na magka-ID. Okay. Ngunit, minsan, pinag-aralan yan. Dahil marami sa atin, ang nakikipo-volunteer, hindi naman volunteer, gagamitin sa masama yung ID para masira ang kandidato. So, ngayon, pinagbawal yan. So, kung mayroong kang ID na gawa, huwag mo na ipamigay. Itago muna sa baol para gagamitin lamang kung kinakailangan. Okay. Pinagbabawal po yan. Per se, kasi bawal talaga na mag-ID na gagamitin sa masama. Kawawa naman yung ating sinusuportang kandidato, lalo na sa BBM at Sara. De, sir, hindi pala totoo yung ID na kasi mayroong mga form. May mga form po na nag-ano yung iba namin member. Okay. Na nag-ano sila doon, kung ano yung email, ano yung mga lahat ng mga ano doon sa actually, form na yon. Yes. Ang sinasabi, yun daw po ay galing sa HQ yung ID na yon. Hindi. Hindi po. At lalo ang may instruction ng HQ na wala mo ng ID ikakalat. At pinagbabawal ang ID. Dahil nga po sa experience ng iba, pumupunta ng headquarters sa Mandaluyong, yung sa National Quarters, picture-picture, babalik sa barangay, sabihin, ako na yung main supporters, magpa-ID na tayo, at magkakaroon tayo ng pera. Yun ang pinagbabawal. Kasi way back kay Presidente Duterte noon, dito sa Mayor Sullivan, ay na diehard Duterte supporter, meron po kaming ID na MRRD noon. Pero yun po, yung MRRD ID na yun, nagagamit po namin pag halimbawa sa pakikipag-usap dun sa mga opisyalis ng gobyerno. Yes, yes. Kasi pag meron, kaya nga po, tinatanong ko sa inyo kasi, marami po akong mga tauhan na nakapirma na dun sa ID na ang sinasabi po ay kailangan ng HQ. At least nandiyan kayo at sinabi na kayo ay nag-o-taking kayo kanina dun sa ano ni Attorney Gadon. Attorney Gadon is my friend. Yeah. Yun. Kaya kung tinatanong sa inyo, kasi yung security namin, baka mamaya kung saan lang gagamitin yung ID na yun. Well, una nga, yung sinabi ko kanina na pinagbabawal yung pag-distribute ng ID dahil baka magamit sa hindi maganda. Pero I for one, gusto ko rin mag-ID yung mga tao ko, yung mga supporters ko, yung mga nagpaparehistro araw-araw sa aming headquarters. Pero we follow the orders. At kung may dahilan naman para wag mo na ibigay, bakit natin pipilitin? Isang pagkakamali, sira yung buong organisasyon. So, kahit na gusto ko magkaroon ng ID yung ating mga members, eh wag nating ibibigay kung hindi makakasama. Because of experience at sa ating sigurida din ng ating boto na mapunta sa tama. Opo. Sir, tanong pa. Sir, bakit po kayo sumusuporta kay BBM Sara Unity? Well, una, sabi ko nga kanina, idolo ko yung father ni BBM. Okay, pangalawa, nung last election, suportado ko rin si PRRD. Okay. So, at nasusubaybayan ko rin yung family na magka naman ang palakad sa gobyerno bilang mayor ng Davao City. At ang ating presidente naman, ay well, applauded naman yung kanyang ginawa. Ang nagsasabi lang ng hindi maganda, yung sabihin, wala namang kumpletong tao na perfecto. So, mayroon talaga against. Minsan naman tama yung nakikita, sasabing mali. Dahil inuutusan, sabihin mali. So, ngayon si BBM, pinag-aralan ko yung history, yung background, sa educational attainment, sa kung paano tumayo, paano tumilig, paano sumagot sa mga interviews. Iisa lang ang magiging presidente, BBM. Yes. Vice President, Sara. Yes. Thank you. Sir, ano po yung masasabi niyo na kay Ray Langit? Parang kaboses niyo kasi, sir. Si Ray Langit. Kala ko ni tatay. Idolo ko yun. Idolo ni sir. Pero kung ikukumpara mo ako kay Ray Langit, mas gwapo si sir. Mas maganda ako at ang boses ko at gwapo pa. Kasi ganun kami mga radio announcer. Minomodulate. Maganda boses ni sir. Ito yung boses. Kung ako nag-announce, ito yung aking pambunga sa radio program ko. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. Ito pa ang inyong lingkod, si Sultan Colonel Jerry Adige, yung pinapaganda. Parang singer, pinapaganda boses. Diba? Parang magandang babae na nagmagnimik, lalong gumaganda. Diba ka na yan? Yes, sir, pwede pa kayo mag-sample, sir, sa amin? Na. Kahit ilang anong sa radyo. Itong bungan ko, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
kayo po ay nakinig sa ating palatuntunan, ang Kalikasan Kapaligiran. Dito lamang sa Radyo Pilipinas Uno, ang inyong lingkod, Sultan Colonel Jerry Adige. Yeah. Okay. May tanong ka pa. So, ano? May tanong ka ba? Meron po regarding po sa martial law, bakit po ba dinikler ni FM yung mga... Well, pag ipaniliwanag ko yung dahilan, siguro isang linggo. Mahaba, sir. Pero pag ako presidente, gagawin ko din para ma-suppress yung insurgency. At siyempre, pat ganun na rin yung illegal drugs. Sir, ano pong masabi natin dun sa sinabi ng isang yung ano po sa Rappler, no? Na sinabi po na pinaka darkest era daw po ang panahon ni President Ferdinand E. Marcos. Mukhang mali. Mukhang nakainom ng ng solidum. Hindi pinag-aralan mga sinasabi. In fairness, bato-bato sa langit. Huwag mo sana magagalit. Ano pa yung Maria Reza? Huwag mo sana magagalit yung mga writer natin sa mga announcer. Minsan kasi, may tinatawag sa amin na ECDC. Alam niyo ECDC? Ano po yun, sir? Attack, collect, defend, and collect. Tatakihin kita, malalapit ka, kukulikta ako. Tapos, didipinsan kita, kukulikta ako. Ganun yun. Kaso dinimanda ng PIBID. Yes, yes. Sa PIBID, delikado kayo. Bawal yun. May kalalagyan sila, sir. May kalalagyan sila. Lalo ngayon, bilang chairman ng PIBID sa Cordillera, sisigurin ko, pag-apak bukas sa Baguio City, pamayang gabi, simulan ko na yung ating paghikayat ng mga people's volunteer against illegal drugs. Yes. Yeah. Paparamihin natin yan. At invite ko si first nominee doon na mag-talk sa mga yes. members natin doon. Thank you, sir. Meron pa po ba kayong tanong? Sir, mukhang sa naririnig namin kung paano kayo magsalita, meron kayong encouraging power para sa mga mamaya. Kaya kami man, natutuwa kami. Masaya kami na nakausap namin kayo. Tama and po. Nararamdaman namin, sir, na galing sa puso niya talaga yung mga sinasabi. Kasi sa isang mananalita, hindi po pwede yung minimemorize. Kasi tama. Pag isang linya lang nakalimutan mo, Toastmasters Club member kami. Speaker. Hindi pwede hindi pwede. Kailangan tiritrit. Yes. At syempre, nakatingin ka sa mga kausap. Dahil habang tinitingnan mo, doon ko nakakakuha ng lakas at ng motivation kung paano sasabihin mo na gagandang tingin sa'yo at gagandang paririnig ng boses mo. Kaya yung misis ko nung marinig boses ko, hindi na ko niwala yan. Ayan, sige po sir, panawagan po sa ating mga mayroong Pilipino. Una, panawagan ko po na suportahan natin ang kandidatura ni BBM for President. Landslide. Hindi panalo, landslide. At of course, ang kanyang Vice President, si Inday Sara. Yeah. At of course, tatlo lang ang aking papakiusap. Yes. BBM for President, yes. Inday Sara po Vice President, ang PIBID party list yes. na maging congressman ng ating first nominee, si Colonel Rodrigo Bonifacio yes. for PIBID party list. Yes. Sir, pahabol. Ano pong masabi natin doon sa sinabi ni Lenny Robredo po na si BBM daw po ay sinungaling? Well, sabi nga, wala pa naman sila na patunayan. Anong ginagawa niya pag sinungaling? So, ibig sabihin, walang basihan. Bukang bibig lamang niya para masabi na negatibo yung kanyang kalaban. Kumuha lang naman suporta para mabawasan yung boto. Kasi alam nila na landslide na tayo. Mm. At ano raw po, no, hindi raw po nakikita at hindi nagpapakita daw po sa oras ng kalamidad o pangailangan ng tao. Marami namang record na nandun siya sa mga kalamidad eh. Kasi siya daw po ang nauuna doon. Siguro nauna siya kasi nagpunta siya doon, tapos na. Tapos na yung ano. Uy, anak kayo din ako na. Ayan, maraming salamat po sa binigyan niyo po kami ng oras na Retired Colonel Sultan Jerito Adige. Yeah. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat. Salamat, sir.